ABS-CBN pinayuhan ng Malacañang na dumulog sa Kongreso para sa renewal ng prangkisa. Si Eagle News reporter Vic Samintak sa detalye. Vic? Pinayuhan ng Malacañang ang pamunuan ng ABS-CBN na dumulog sa Kongreso para sa kanilang legislative franchise renewal to operate. Sinabi ni Presidential Spokesman Secretary Harry Roque na wala sa kamay ng Executive Department ang kapangyarihan para sa pag-iisyo ng prangkisa. Ayon kay Roque, may sesyon ang Kongreso kaya dapat samantalahin ng ABS-CBN ang paglalabi sa mga mambabatas para matalakay at maaksyonan ang kanilang prangkisa na nakabinbin sa mababang kapulungan ng Kongreso. Inihayag ni Roque na maling ibunto ng sisi kay Pangulong Rodrigo Duterte sa hindi pagkakarenew ng prangkisa ng ABS-CBN dahil ito ay trabaho ng Kongreso. Itinanggi din ni Roque na inimpluensyahan ng Malacañang ang National Telecommunications Commission o NTC kaya hindi nagbigay ng provisionary authority to operate matapos mag-expire ang prangkisa ng ABS-CBN at sa halip ay naglabas ng cease and desist order. Ang ating pakiusap po ngayon ng Presidente sa kanyang mga kakampi sa Kongreso dahil ang talagang paninindigan ng Presidente, tanging Kongreso lang ang makapagbibigay ng prangkisa. In session naman po ang Kongreso, halos isang buwan naman po ang session ng Kongreso, na-approve na nila ang kanilang house rules na nagmamandato na pwede rin sila magkaroon ng session na on the internet. So, ang paninindigan ng Presidente, neutral po siya dyan. Huwag po kayong mag-alala, mga congressmen. Hindi po magagalit, hindi matutuwa ang Presidente kung kayo po ay ipasa ang ABS-CBN. Completely neutral po ang Presidente dyan. Vote as your conscience dictates. Hindi po maghihimasok ang Presidente sa inyong desisyon. Pero ngayong bukas po ang Kongreso, talaga pong Kongreso ang dapat magbigay ng prangkisa sa ABS-CBN. Para sa Eagle News, Vic Sumintak, we live in interesting times.